10-wheeler truck sumabit sa mga kable ng internet at kuryente sa Antipolo City. Isang babae sugatan sa insidente habang naapektuhan din ang iba pang residente. Si Vel Custodio sa detalye. Ganito kabigat ang traffic na sumalubong sa mga motorista sa Antipolo Rizal bandang alas 10 kagabi. Nasa 2 kilometro ang haba ng traffic mula sa Sumulong Highway hanggang Masinag. Ang salarin, isang 10-wheeler dump truck na sumabit sa mga kable ng internet at kuryente. Mabilis po kasi nung lumabas po kasi ako, nandyan na po yung truck, hatak-hatak na po yung wire. Yung pagtapos nun, bigla nag-traffic, dumaan po ulit yung truck na yun, bilang nahila ulit doon sa kabila. Kaya naputol na naman doon yung wire. Nang dahil sa insidente, nataranta at nagsilabasan ang mga residente. Natakot po kami kasi baka live po yung ano yung sa kuryente po. Nagtayuan kami, kala namin may papasok na sakit, expected namin mga truck na ano, na walang preno, yun lang, bigla namin nagsigawan. Paglabas namin, yun na, mga wire nakalaglag yung poste dito, tumama doon sa may bubong namin. Isang babae ang nagka-minor injury. May nakalaylay na wire na sanhi nung pagka-aksidente nung dump truck. At naging sanhi ng pagkabali ng poste. At naging nag-cause din ng traffic. Yan. May yung isang babae na kumakain at sasakyan na ng motor. Ayun ang wire na sumabit siya roon sa wire, na nagkaroon ng lata yung leg niya. Nagasgasan naman ang isang kotse dahil sa batong tumalsik mula sa naputol na poste. Apektado rin ang computer shop ni Jerry na nawala ng internet. So medyo abala talaga siya. Kasi nawala yung internet. Buti nga di nawala yung kuryente. Pero syempre yung internet yung unang ano namin sa negosyo, sa business. Kaya medyo abala rin siya. Paano naman kami? Diba, yung ano, business namin, wala kami magagawa. Siyempre, yung customer namin, wala rin. Mahigit isang oras sumambala ang truck sa gitna ng daan. Yung ibang concerned citizen at saka kami po ng BPS Task Force Mambugan, pinagtulong-tulungan na lang para yung wire maangat. Tinukuran namin ng mahabang kahoy. Tapos nung naangat na yung wire, saka namin pinagodahan-dahan yung dump truck para maipatabi namin sila sa side na to, sa left side na to, sa right side. Para makaguna yung traffic. Kasong reckless imprudence resulting to damage to property ang asunto laban sa driver. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.